Again, Lulu. Ayan, kung bago ka sa aking channel, please subscribe, like, and share. And don't forget to click the notification bell for more updates. Let's do some recap doon sa ating how to make simple cookies. Ayan, favorite ng aking si Adang Makulit. Okay, doon sa mga nagtatanong, pwede nyo po yung dagdagan ng different toppings like almonds, walnuts, peanuts, pistachios, at iba pa. Pwede rin yung gawin ng sakawali kung walang oven. Okay. Yung pong ginawa nating cookies ay yun ang pinaka basic. So, pwede nyo yung laro-laruin ang recipe nun. Okay? Yes, guys. For today's video, ay gagawa tayo ng water ganache. Ipapakita ko rin kung paano mag fill or mag-assemble ng cake. Makikita din ninyo kung paano ko i-apply itong water ganache ng direkta. Hindi ko na siya pinatagal. Pagkatapos kong gawin, in-apply ko na agad sa cake. At ang ginawa ko ay upside down method na pag-ganache. Sure, makikita nyo yan. Okay, let's start! Maari itong haluin or initin ulit or ipasok sa microwave ng mga 30 seconds. Kung wala namang microwave, maaring sa double broiler. I-continue lang ang paghalo hanggang sa wala ng buo-buong chocolate. Haluin lang na mabuti hanggang wala ng buo-buo.
ready na ang ating ganache. So, pwede natin itong i-rest ng konting oras bago gamitin. Or kaya, pwedeng ilagay sa ref ng mga 10 minutes. Then, kung gagamitin na, haluin ulit ng mabuti. Huwag masyadong patagalin sa loob ng ref kasi ang mangyayari, titigas siya, babalik ulit siya sa pagiging matigas. Kasi water lang ang ating hinalo dito. So, mahirapan kayo. Kaya, konti lang kung nagmamadali kayo or huwag nyo nang ilagay sa ref, i-rest lang ng konting minuto, then pwede nang ulit gamitin. Ang cake natin ay banana cake as requested by client. Then, naglagay ako ng frosting na cream cheese frosting. Okay, kung gusto nyo po kung paano gawin ang cream cheese frosting, comment lang kayo below. Patong natin itong moist chocolate cake. So, combination siya ng moist chocolate cake and banana cake. Lagyan ulit ng cream cheese frosting. Cream cheese at saka ang whip it, pinagsama ko po siya. Pantayin lang po natin ang paglagay ng ating filling para maiwasan natin yung magbabulge ang ating cake. Then, kukunin na natin ang ating isang layer ng banana cake. I-press natin ang cake para walang hangin na, walang space para hindi magkaroon ng hangin pag nilagyan na natin ng frosting. Ayan, lalagay ko ang ganache sa ibabaw muna. Konting ganache. Yung ganache ay yung ginawa natin, nilagay ko, ginamit ko agad. So, nakita nyo, flowy pa siya, but don't worry, later, magbabago na ang kanyang texture. So, flowy pa ang ating ganache, hindi pa yung peanut butter-like texture. So, i-distribute ko lang itong ganache ng pantay dito sa ibabaw. At lalagay ko ng aking cake board. Size 8 po yan. So, ang gagawin natin ay ang upside down na pag-ganache. So, isang method, upside down. Kaya yung board ay nasa ibabaw ng cake. Then, ilalagay na natin sa sides yung ganache. Tignan nyo, ano talaga siya. Watery pa siya, marami pa siyang natatapon. So, i-ref ng konti, mga 20 minutes, lagay ko siya sa ref. And then, ilalagyan ko ulit siya ng second coat ng ganache. Dito, medyo nagsiset na si ganache kasi nga yung ating cake ay galing na sa ref. So, madali na siya, nakita nyo. Ayan, set na yung ating ganache. Ayan, binaliktad ko na siya, yun ang tinatawag na upside down. So, ngayon, lalagyan ulit natin ng ganache ang ibabaw para pantay na siya at makinis na para pakinisin na natin ang ating cake. So, mas madali po ang upside down method. Ito yung ating final look na ganache using water only. So, madali siyang ipakinis, walang problema, at madali rin siyang mag-set. So, yan. Yan ang ating water ganache. So, kung ano man po ang katanungan nyo, i-comment nyo lang sa ibaba. Ayan guys, mag-remind lang ako doon sa ating mechanics on how to avail the grand promo. Siyempre, yung sa giveaways ngayong katapusan. Okay, alam niyo na yun. Magko-comment lang kayo sa lahat ng videos na ina-upload ko. And then, doon naman sa grand promo, remind ko lang sa inyo, mechanics, you are
you must subscribe to our channel, like and share our videos. You have to like my FB page or my Facebook page. Ilalagay ko sa description box ang aking FB page. Kailangan i-like nyo yun at kailangan i-share nyo ang ating mga videos para ma-qualify kayo sa ating grand raffle sa December, which we are going to give a stand mixer and steamer. We will select three winners. Okay, so ngayon mag-shout out tayo. Shout out kay Lynn Rosendal ng Dasmariñas City. Hello diyan sa mga taga Dasmariñas. And kay Yoli Orpia, ayan, hello sa iyo. Shout out sa mga taga Saudi and Baguio City. Marami akong friends sa taga Baguio. And kay Gigi Bunayon, shout out. At shout out din kay Marivic Lim ng Edmonton, Canada. Yay! Kumusta po ka dyan sa Canada? Shout out sa inyong lahat. Okay, so thank you for watching my video and hope to see you again soon. Bye!